Kabeshi! This is again RJ, ang Beshi ng Bayan. Gulat kayo, no? So, yan. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat kung nasan man kayong dako ng mundo. Ngayon, si Beshi ng Bayan ay nandito sa Estados Unidos at itong channel na to ay para lamang po ma-share ko yung mga pangyayari sa aking buhay dito sa Estados Unidos. Yan. Kauuwi lang namin ng asawa ko galing sa Asian store. Tulad na sinabi ko sa inyo kahapon, i-share ko sa inyo yung mga pinamili namin sa Asian store. So, yung pangalan po ng Asian store, mga kabeshi, ay Asian Delight. Alam ko, meron na akong video nito nung pumunta kami doon. So, nakaset up na doon sa aming dining table yung mga binili ko. Ayan na siya, oh. Ayan na siya. Di ba may paring light si Mayor? So, samahan niyo ako para i-share sa inyo ang mga napamili natin sa Asian Delight. At magluluto ako ng kanton. Ano siya ha? Yung kanton na may gulay ha? Hindi siya pansit kanton na. Okay, let's start it! Ayan mga kabeshi, so eto na po ang napamili namin sa Asian store. So, masasabi ko na minsan talaga ganito ako, alam mo yung gusto kong sabihin tapos mali talaga. Most of the foods that we bought ay Filipino foods. So, after ng mga, yung mga pinagagawa ko nitong week, worth it naman yung mga pinamili, di ba? Kasi, syempre, di ba, comfort food natin, hindi natin maiaalis talaga, namimiss natin yung mga Filipino foods. So, ito po ang resibo ng Asian Delight Market. So, ipopost ko or ipa-flash ko dito sa screen natin, kaya dito or kaya dyan, yung address po ng Asian Delight. So, located siya sa Breton Road, Southeast, Kentwood, Michigan. So, yan. So, ang nagastos namin mga kabeshi dito ay, ito yung continuation ng grocery kahapon. So, ang nagastos namin dito ay $124. Mas marami ako nabili. Ewan ko kung mas marami ako nabili ngayon. Or mukha lang siyang marami. Pero parang mas maraming kahapon. Pero ito talaga yung mga masasabi kong ito talaga gusto kong kainin. So, let's start with the green hot pepper or yung siling green. Yan. Ganito lang siya karami, oh. Ganyan. Mga ano lang to, mga 7 pieces. 21 cents. Tapos yung Pampangas garlic longganisa. Ah! May longganisa na si Beshi! Bongga, $4.69. And then, banana, alam nyo ba mga kabeshi, hirap na hirap ako maghanap ng banana ketchup. Kasi po ang ketchup dito sa US ay maasim. Super asim. Alam nyo yung Heinz, yun yung ketchup nila dito. So, naghahanap ako ng sweet ketchup. So, ito na siya, UFC, banana, tamis ang hang. Ano siya, $1.15 ang isa. And then, matagal ko na rin gusto mag-spaghetti. Kasi nga, di ba, wala akong makita na UFC na spaghetti sauce. So, nakakita na ako doon sa Asian Delight. Tomato sauce gisado, dalawa ang binili ko. Ang presyo ng isa ay $3.99. So, $4 na rin. Tapos, bumili ako ng mamasitas, sinigang sa sampalok mix, dalawa. So, ang isa niyan ay $1.09. And then, bumili din ako ng, ano ba to? Breading mix na mamasita din, $1.05. And then, bumili din ako ng, ano ba to? Mamasitas oyster sauce. Ang presyo nito dito ay $4.35. And then, bumili ako ng barbecue marinade kasi yung asawa ko, nagustuhan niya yung barbecue marinade natin. Kasi yung barbecue marinade nila dito, kakaiba yung lasa, hindi ko bet. So, nagtahanap talaga ako ng mamasitas. Nakahanap kami doon sa isang Asian store. So, trinay ko siya, tapos sinerve ko sa kanya yung mga marinade, katulad niyan, grilled pork chop, tapos minanirin ko sa mamasitas. Nagustuhan niya, kung meron pa daw ba kaming ganito, sabi ko wala na. So, bumili akong dalawang bottle. To call this, magkano ba to? Hinihingal ako.
Yung sinasabi ko, kain ang kain. Ano ba to? Marinade yun. Ayun, $5.99. Tapos, bumili ako ng, kasi diba, namimiss ko yung mga meatballs, kwekwe, ganyan. So, nakakita ako ng meatballs, kahit anong meatballs na basta balls. Beef meatballs, ano siya, $5.89. And then, bumili ako ng coconut milk, kasi parang bet ko maggata. Yan, dalawang lata siya, $1.89. Tapos, Norna sinigang sa Sampaloc mix, dalawa din. So, tatry ko yung dalawang brand kung, pero mas, alam ko mas masarap ang Nor eh. Pero, try na rin natin yung isa. So, yan ay 79 cents to, isang ganito. Tapos, etong egg roll na to, beto ng asawa ko, yung parang lumpia sa atin. Pork egg roll siya. $4.89. Tapos, syempre, yung paborito nating mie goreng. Bumili ako ng 8 piraso. So, ano siya? $3.92. Tapos, alam nyo ba, namimiss ko kasi sa tinapay yung ano, yung liver spread. So, bumili ako ng Reno na liver spread. $4.59 siya. Tapos, namimiss ko na din yung ano, ano ba to? Ano bang Tagalog nun? Itlog na pula. Itlog na pula. $3.55. Anim na siya. So, namimiss ko yan nung meron siyang kamatis at sibuyas. Ah, nakakagutom. Ah! Tapos, bumili din ako ng mga itong snack na Garaya Original. Pare-pares lang siya. Tatlo yan. Tatlong flavor. $1.69. Tapos, Barrio Fiesta. Ito yung, alam nyo ba, ito talaga yung nakakapag-survive sa akin sa Pilipinas. Kapag wala ng ulam, basta may ganito lang. Alam yan ang pamilya ko. Walang eme. Itong sauteed shrimp paste na to, pag syempre, hindi naman talaga Pasko lagi, diba? Sa ating, alam natin yan na hindi lagi Pasko. So, ito nakakapag-survive sa akin sa pagkain. Itong mamasitas na to. Ay, mamasita, yung Barrio Fiesta na alamang. Yan. Tapos, yung dato puti white na may mga sili sa loob. Yan. Alam ko masarap to eh. Sukang maasim spice. Yan, masarap yan. And then, Jupran banana. So, kaya ako bumili ng Jupran na banana ketchup. Kasi, natry ko kung alin ba mas masarap dun sa dalawa. Sa dalawang brand na yan. Tapos, eto na miss ko rin to. Mang Tomas! Alam niyo ba yan? Alam ko, bet niyo to sa mga baboy. Sa usawan. Ayan. Tapos, eto yung iluluto natin ngayong gabi. Pansit canton na pataba. Masarap yan. And then, bumili ako ng century tuna. Dalawang flakes in oil. Isang apretada, tsaka isang with calamansi or lime. So, ang presyo niya ay magkakaiba lang sa cents. Pero $2.35, $2.45, yun yung price niya. And then $2.39, yun siya. Tapos, eto yung masarap na ano, na ano ba ito, tawag nito? Sweetened chili sauce. Ang sarap nito. Ano siya? Pantay. Ayun. Masarap to. Vietnam made siya. And then, siyempre, sa mga chicherian, ingat mawawala yung V-cut. Yung V-cut na ganito kalaki ay $2.85. Tapos yung Nova. Yung Nova ay $2.85. Yung Jack and Jill, $1.05. Yung magkaibang flavor. Tapos crackling. Bet ko ba yan? Crackling! Bet ko yan! So, ang crackling dito ay 89 cents lang. Tapos, yung clover chips na ham and cheese, wala na. Nalafang na namin, pauwi dito sa bahay namin. Tapos, mamasita, pansit, bihon. So, ito yung gagamitin ko mamaya na mixture. Para hindi na ako matitimpla, diba? Cheating! Tapos, Lucky Me pansit canton na original, yung flavor, apat ang binili ko. $2.36. And then, yung calamansi ay $2.36. Apat din ang binili ko. And then, boy bawang na adobo, tsaka barbecue ay $1.09. So, ayan na ang ating second batch ng grocery. Tontuwa ang beshi nyo. Sabi nga ng asawa ko, tontuwa daw ako. Sabi ko, syempre, comfort food ko yan.
So, yan. Tapos na tayo sa mga prices nito. Tara na. At magluto ng ginisang pancit canton. Welcome back, mga kabeshies. So, yan. Hinanda ko na yung mga ingredients ko para sa ating pancit guisado na canton, imbis na bihon. So, konti lang yung gulay ko kasi wala ako yung ibang gulay. So, start natin sa bawang sibuyas. Itong pancit canton na noodles. Pancit canton na noodles. And then, lettuce. Wala kasing repolyo. Meron akong kalabasa pero parang hindi naman siya compatible dito. And then, pancit bihon mamasitas yung binili natin sa Asian store. Tapos, lalagyan ko siya ng beef meatballs. Ipa-fry muna natin ito or ikikisa natin, excuse me. And then, itong medium shrimp na cooked siya na wala ng balat. Yan. Ito ang ating mga ingredients para sa ating gisa. So, ipiprepare na natin ito. Hola mga kabeshi! Dito malasik. Hola mga kabeshi! So yan, papainit lang tayo ng pan. Lagay lang tayo ng ating olive oil. Yan. Mga ganyang karami ka. And then distribute lang natin yung oil. So dito na ako sa malaki nagluto. Para mabilisan na ba? So yan. Habang hinihintay natin yung uminit, i-mix na natin tong ating pancit bihon mixture sa 2 cups of water para sa pagpapalambot ng ng ating canton. Ganyan lang siya. Mix, mix, mix lang sa 2 cups of water. Yeah. Hanggang sa madissolve na yung yung powder. So, madali na rin to kasi, di ba, may flavor na siya. Kaya I think mainit na yan. So, gisa na natin. Una natin yung sibuyas. Yan. So, mamaya, meron tayong special shoutout. Isang tao lang muna. Gusto ko na talaga siyang ma-appreciate talaga. So, mamaya, malalaman nyo kung sino. At anong reason kung bakit isa lang siya sa isa shoutout ko. So, huwag magtangpo yung iba na hindi mo siya shoutout ha? Kasi may list naman ako. So, marami pa naman tayong videos na maia-upload. So, yan. And then, add na natin tong bawang. Nagdagdag ako ng sili. Isang ano lang naman ng sili. Para lang, may bite ng ating pansit. Parang naglalaway ako dun sa magkakanin kasi ako, parang naglalaway ako dun sa alamang. Mag-aalamang ako. Para bongga-bongga kain ko. Ayan. Medyo mainit. Malakas kasing ako. Ayan, habang dagdagi. Ito nga pala, hindi ko napakita sa inyong chinap ko yung ating meatballs. Beef meatballs. Yan. Isotoy lang natin siya para lumambot na rin ito. Ayan. So yan, bawang, sibuyas, yung meatballs. Di ba yung iba piniprito muna, tapos tsaka nila isasama. So sa akin, ginis ako na rin. Ganun din lang din naman yun. Tapos yan. Inuman na tayo ng cream soda. A&W cream soda. Sarap nito. So, kamusta kayo mga kabeshi? Na-miss ko to. Yung mag-video ako na pagluluto. Miss nyo rin ba? Gusto nyo ba ipakita ko sa inyo yung audition ko sa
Idol Philippines. Bet nyo? Uy, may nabalitaan ba kayo? Diyan sa Pilipinas, dalawang station yung nagbalita. Sino ba malaman yung balita? Pero baka kasi pagkalat nyo eh. Kaya ayoko talagang i-share ang balita na to eh. Satin-satin lang to ah, yung balita na to ah. Gusto nyo na ba malaman? Okay, nag-aabang balita. Beshi ah, chismosa de. Alam nyo ba yung balita? Bubulong ko na lang sa inyo, wait po. Ito, ito yung balita daw. Na maganda daw ako. Charot! Charot lang. So, yan. Tapos, mag-a-add tayo ng shrimp. Ayan siya, shrimp. Mag-a-add tayo. Ganyan lang. Para meron pa tayo sa iba. Tapos, gisa-gisa lang natin siya, yung shrimp. Ayan. Ang sarap niya, no? Tapos, pwede na natin idagdag yung ating mixture. Yung 2 cups of mixture. Add na natin siya. Ay, ang messy ni Beshi. Ayan. Tapos, simmer lang natin siya ng 3 minutes bago natin i-add yung bihon. 3 minutes. Para mas madali, pwede ko na rin naman isabay itong ating ano. Ano ba una? Gulay ba? Ano ba una? Gulay or na? Tingnan natin packaging. So, kailangan pakaluin muna daw bago yung gulay. Tapos, after ng gulay, tsaka yung bihon. Yung kanton pala. So, habang hinihintay ang kumulo, itabi muna natin yung ating shrimp. So, ganito dito. Tabi-tabi. Hindi katulad sa Pilipinas na sa at. Ewan ko kung yung iba ba sa Pilipinas ay ganun ginagawa. Kasi sa amin, sa bakal, lalagay lang sa container, tapos pwede na, tatago na sa rep. Ito mga naka-ziplock sila. So, yun dapat natin mga matutunan dito. Ayan. Ito na nga natin yung itsura ng ano. Ay, sure. So, pwede na natin ito idagdag. Yung ating lettuce. Wala kasi kaming cabbage. So, pwede naman daw kahit anong ano. Kahit anong gulay. Ayan. Tapos, handa na natin itong ating kanton. Ayun nga pala, gusto niyo ba makita yung audition ko sa ano, sa Idol Philippines? Comment down below sa video nito kung gusto niyo makita yung audition ko sa Idol Philippines bago ako pumunta ng Estados Unidos. Bet niyo ba? Comment down below kung gusto niyo makita ang Idol Philippines audition ko. Ayan, pwede na yan. So, dagdag na natin itong ating kanton. Ay! Baka sumama yung papel. Ayan, ganyan. Yan. Medyo na-miss ko kasi yung pansit. Kahit hindi naman ito yung original recipe ng pansit sa Pilipinas. Ayan. Matambot na siya. So, pati ano, comment down below din mga kabeshi kung ano ba yung gusto. Ay, mali ka, malaki mo.
nagkabulat naman. Kung ano yung gusto nyo gawin namin ng asawa ko. Para sa next video ba, if ever man na kaya namin gawin yung challenge, mga ganyan, comment down below para, diba, para magkaroon tayo ng, para may participation din kayo sa ating channel, diba? Maganda yung relationship ng vlogger sa kanyang subscribers. Ayan. Ayan, lumalambot na siya, be. Ay! May plastic! Ay, tayo niyan. Babagsak tayo niyan sa culinary. Ay, bet ko itong mga ganito, be. So, balikan ko kayo kapag okay na to. Okay? Sa set up ko na rin para sa inyo, okay? Hi mga kabeshi, so nahanda na natin ating pansit, ang ating, ano ba to? Itlog na pula na may kamatis sa sibuyas at ang ating alamang. So, kainan na tayo. Ngayon si isa, oh. Set. Down. Yeah. Honey, come here. Let's eat. So, unahin ko muna itong alamang. Alamang. So, you're setting at a different seat now. So, for my viewers to see me better. Oh, okay. Okay. Let's eat, people. Thank you, Lord, for this food. And may you continue to bless us always. Amen. Amen. Hi mga kabeshi, so yan, tapos na kaming kumain. Bali, hindi pa pala ako tapos. May second batch pa ako, yung asawa ko tapos na. Bali, maraming salamat mga kabeshi sa pagsama sa akin sa pagluluto. Sa pasensya sa ingay na kain sa Hevek. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa akin. At maraming salamat din sa panonood, sa walang sawang pagsuporta sa inyong lingkod na si Beshi ng Bayan. Ayan. So, ito po ay, kaya mag-record ako ng ganito kasi gusto kong magpasalamat sa isang tao na hindi ko alam na napapasaya ko pala siya. Hindi ko alam na lagi niya ako pinapanood. Alam nyo, nakaka-touch lang kasi 93 years old na siya. And then, yung anak niya, lagi akong chinachat na si Mami, pinapanood ka lagi. Alam niyo yung pinapaulit-ulit niya yung mga videos. Nanay, pangalanan na natin si Mami Rosa Estrada of Famine ng ano po ng Isabela City, Basilan. Maraming salamat, Nay, sa panonood at sa pag-appreciate po ng video ko na hindi ko alam na yung video ko pala 8,000 miles ako sa inyo diyan sa Pilipinas. Hindi ko alam na tatouch pala kita. Alam ko na hindi ka na ganun kalakas kasi 93 years old ka na. Pero syempre, diba, yung malaman ko mula sa anak mo na, ano yun, yung natatouch pala kita, napapasaya pala kita. So, yun doon palang, you know, masarap na sa pakiramdam po na napapasaya kita. Yan, maraming salamat, Nay, sa pagsubaybay sa mga videos ko. Sa paulit-ulit mong panonood kahit tapos mo nang panoorin mo pa rin. Yan. So, ito po ay special mention, special shoutout po sa inyo. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyo, Mami Rosa Estrada of Amin ng Isabela City, Basilan. Ayan, mga kabeshi, pasensya na kung sa iba, meron na akong list. Ayan, may list ako ng mga para sa second video ko. Pero isa sa tabi ko muna, bigyan natin ng panahon si Nanay, 93 years old na, para malaman niya na may nag-a-appreciate sa kanya, may nagmamahal sa kanya. So yan mga kabeshi at Nanay, maraming salamat sa pagsuporta nyo. At this is again RJ and Beshi ng Bayan. Bye!